Mayumhapon ka ng tanan. Mayumhapon! Ako si Dario Tulete Tupas, third year temporary professor then to his brother na taga-Negros Oriental. Kamahuran ako sa upat ng managsuod ang aking mga kilitanan, aktibo sa Bubbles for Christ o Family Life Apostolic Program. Yato bata pa ako, kasagaran, maguyod ako sa aking kilitanan makatulito sa bukit sa ilang household meeting sa Bubbles for Christ. Tuhod man ang pagguyod-guyod na ako sa aking mga kilitanan sa kabugiran, aduna na isang presa sa unangan. Usapin kayo yana sa among third year high school English class. Nangutana ang among maestra kung unsa ka kurso ang among baon pagkauman sa high school. Ang akong tuwa ni Ato Palauna na gusto ako musulod sa seminary. Ni Ato Nagawa akong iinan ang akong ilitanan sa akong plan. Ang akong inahan, iingon pagami na sa nagilat ako simbuanyos, mauna kayo nilaya ang akong gusto. Ganaan ang mga pari, tungod kay Lindot Manolti ang sa kapari. O grabe na, suod kini sa mga tao. Gani na ito mga panahuna, suod ang akong mga ginitana sa ang puro paruko. Aba na surprise ako sa akong inangan, kay Lindot Manzia. Dili ka po na usulod sa seminaryo. Mas maayo na kung tapos usap ka sa kurso sa college, usap ka ng isay ni Anang Butami. Tuhod man, isilasay na ako ang seminary. Nauman ako ang kurso ng education. Nakapasa ako sa board exam last 2008 o nakaya ako sa DepEd last 2009. Nalipay ako na nakita na nagmalipayo ang akong mga nilipanan. Ang una na kong assignment sa DepEd, ang pinakalayong swilangan sa district sa ang lugar na walay kuryente. I cannot imagine during that time, but even this time, na napalilugar din sa ang naso na walay kuryente. Kahilong ang challenge ni Atong Panahuna, kung sa dako ang surprise, nabalik ang aking experience sa pagkuyuguyog na ako sa akong mga kinanin sa prayer meeting sa kabukiran. Nalimog ako niya ng panaguna tungkol kay malipayin mo na ako sa ako pang maisto apanapag na ay lagong kulang. Busa na akong pag-spela o mastral ng pag-sabado, akong dipunod. Kung ang akong schedule ng pag-sabado, mauna ang pagtabang o pagtagilid sa simbahan. Kauban ng mga youth sa aming parokya. Na-surprise kayo ng akong maminitanan, especially ang akong naman. Tuwing 2012, igawas ang Luigi Program sa Redemptoris International Formation sa Lipa ang akong paisano na si Reverend Vincent Lowike na karoon ko sa lahat ng Redemptoris Lipa. Siya nag-introduce ako ang kapahit sa mga Redemptoris. Na-surprise tayo ako na ang novena mass pag-a-memories na ako namatan sa pagkabata kuyog ang akong inahan. Usada ay ka-espesyal na misyon sa mga Redemptoris sa ako simbahan katoliko. Usa, sa 2013, first time na ako na-travel away from home. Kung nakachance po, bisita sa Bataran Church sa Manila, galing ginumalat sa mga Redemptoris. Ni Atong Panaluna, nag-deserve na ako kapag ako kinimitado sa akong mga kinitanan. Tinuod, this would like to keep ko itago what's inside our hearts. One time, I was very courageous to confront my parents about my desire. Aban na surprise sila o dilis na supportive sa pag-desire.
pag-listen pa niya na, 2015, I decided to join the Salvatorian congregation in Davao. Pero after 2 months, nawalik ko, pinagsakit ang akong mga kilitan. Gusto akong ginawat na siguro, bilig kayo ako para sa seminary. But the more I tried, I ended up sleepless and restless. Yano, October 2015, i-appeal ako sa Redemptoris Young Professional Discernment Retreat sa Cebu City. Pagkuman sa mga retreat, ginanakaw ako ng kaitanan na ubali o musulod ako sa seminary, isip Redemptorista. I was very surprised because at last, they expressed their support. Nagsugod ako sa aspirances sa Cebu niya noong 2016 o official na na-resign as a public school teacher niya noong 2017. Apan dili sa yun na manikayo sa pamilya, ubiyaan ang opportunities like promotions sa DepEd. Apan pinagi sa mga programa sa formation o ang pagbisyon sa nagkalaintaing lugar naghahatag-inindan ng sorpresa sa aking kinabuhi. Sa aking kasinatian sa misyon, nalawag na ko ang aking mga limitasyon o kapasidad. Nabalag ko ang aking pakikirelasyon sa isang katawo o napataluman ang ako ang pag-ila o ang akong relasyon sa Ginoo na mawinagbalikod sa aking dugasyon. Who would have thought that my experience over the mountains, which my parents, together with my parents, during my early years, and my innocent attraction to become a priest, will lead me to where I am now? My parents are my first missionaries and the foundation of my vocation. God so dearly loves that He will lead us to different places and send different persons in our lives for us to see the purpose and meaning of our life. Our God is a God of amazing surprises. Sa katapusan, ako mag-invite sa mga single young men to be open to the amazing surprises of God. Open your hearts, because like me, you are also called. Be one of us. Be a redemptorist. Mayroon hapon na naman.